lumabas si Miguelito sa kanyang tahanan at nakasalubong niya ang kanyang mga kaibigan. Kakaantay sa kanilang group. Mga ilang minuto ang nakalipas bago tumating ang kanilang group. Maya-maya, natapos na nila ang isa pang araw sa paaralan. Pagsapit ng uwian, dali-dali sila lumabas para makita si Ronald. At nung nagkita sila, dali-dali sila lumabas ng school gate dahil manglilibre si Ernesto. Habang sila'y kumakain, napatanong ni Nicolas kay Miguelito kung paano nagkakilala ang kanyang magulang. Isang araw, sa isang bayan sa Lite, may mga kaibigan na nagtratrabaho sa isang palayan at napag-usapan nila tungkol sa unang kabiyastan ng Asya. Magandang umaga, Juan. Ano ginagawa mo? Magandang umaga rin, Pedro. May nagtatayo ng balay para sa ating pagkain. Napakaganda ng ating kalikasan dito sa Asya, hindi ba? Pero alam mo ba, tayo ay bahagi ng unang Nagpatuloy sila na gawin ang kanilang gawang pang-agrikultura ng ating bansa. Dahil sa kanilang kaisipagan ay nagawa at natapos nila ito ng maayos at mayroong pagmamahal sa ating bansa. Noong unang panahon, may isang dalaga na nangangalang Ana na nakatira sa tahimik at maliit na bukirin. Ang dalagang si Ana ay may angking kagandahan at kabusilakang puso. Dahil sa kanyang katangian, kaya maraming kalalakian ang umiibig at tumahanga sa kanya. Maraming kalalakian ay pumupunta sa kanilang baryo at hingihin ang kanyang kamay, subalit ayaw ni Ana. Isang araw, habang si Ana ay lumalakad, biglang may humawak sa kanya at bigla siyang nagulat. At dahil sa kanyang gulat, ay nagpumigla siyang bigla at tumakbo. Habang si Ana ay tumatakbo, hindi pa din tumitigil ang lalaking humahawak sa kanyang kamay at inahabol pa din siya nang biglang maabutan si Ana ng lalaking humahabol sa kanya. At pagkalingon niya,
ay bigla niyang itong nakilala sapagkat isa ang lalaking iyon sa dating kanyang manliligaw. Habang pinipersa ng lalaki si Anna, may isang lalaki na nakadaan kung nasaan malapit lang ang kinaroroonan ni Anna. Biglang may narinig ang lalaki ng babaeng nang humihingi ng tulong. At pagkalingon ng lalaking iyon, nakita niya si Anna na pinipersan ng isang lalaki. Biglang sinuntok ng lalaking iyon ang lalaking dating manliligaw ni Anna. At pagkatapos tulungan niya si Anna, ay agad na silang nagpakilala sa isa't isa. Pagkatapos ikwento ni Bigelito ang istorya ng kanyang magulang, sila ay nagbayad ng pinagkainan nila at umalis. Napagdesisyon nila na kumala hanggang gabi sa kadahilan na magbabakasyon na at hindi-hindi na sila magkikita. At dahil rin malayo-layo ang bahay nila sa isa't isa, kaya ginusto nila isulit ang araw na magkasama silang apat. Sila ay pumunta sa lagi nilang tambayan simula nang naging magkaibigan sila doon sa tabing dagat. Naglaro sila, nag-usap, nagtawanan at nag-asaran. Napatingin si Miguelito sa kanyang mga kaibigan na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Hiniling ni Miguelito na sana magtagal ang kanilang pagiging magkaibigan. Pero ang di alam ni Miguelito, di matutupad ang kanyang hiling. Ilang araw ang nakatipas at nakarinig si Miguelito na may paparating na bagyo. Ang bagyong Yolanda. Dilyo Bandilyo, tinatawagan po ang lahat ng tao na naninirahan malapit sa dagat ng Tacloban City na pumunta na sa mga nakatayong evacuation center. Pagkarinig ng mga tao ang balita, sila ay bumili ng mga stock at ang mga kailangan nila para sa bagyo. Meron rin mga umalis ng bayan at pumupunta sa mga lugar kung saan signal number 1 pang ang bagyo. Pero para sa sitwasyon ni Miguelito, pinuntahan siya ng kanyang kaibigan na si Nicolas para magtanong. Hindi sila umalis sa kanilang tahanan habang halos lahat ng tao ay nakapag-alis na sa kanilang bahay. Dumating na ang araw na lumala na ang bagyo. Sobrang lakas ng hangin, maraming bangkay na ang gumulutang sa baka. Sa lala ng bagyo, naligaw si Miguelito sa kanilang pamilya dahil nahulog siya sa tubig. Sumisigaw si Miguelito sa takot at tiyan na namalayan na nauntog siya sa isang puno na lumulutang at nawalan ng malay. Nang matapos ang bagyo, ang bata na si Miguelito ay naiwan mag-isa. Dahil mag-isa si Miguelito, siya ay nagpadali-dali kung saan kaya ng kanyang mga paa. Nang matapas si Miguelito sa pagod, may isang militar ang lumapit sa kanya. Nahimatay si Miguelito at mabilisan sinalon ng militar si Miguelito bago pa siya mahulog sa lapang. Ibinuhat na militar si Miguelito at dinala siya sa isang kanlungan kung saan din ang mga naligtas sa bagyo. Nagtaka si Mark kung bakit hindi niya matandaan ang sarili niyang pangalan. Pero hindi niya masyadong pinag-isipan iyon at determinado pa rin siya tulungan yung bata. Doon na nagtaka ang dalawang militar. Bakit magkakaroon ang isang bata katulad niya ng galit sa mundo? Ano kaya nangyari sa bata para magkaroon ng galit na iyon? Bakit kaya may galit siya sa mundo? Habang buhay na kaya?
lahat ng bata sa mundo? Padaloy-daloy ang mga tanong sa kanilang isip habang si Miguelito ay nakatulala lamang. Pinagdesisyon nila na nagkaroon ng bata ng amnesia kaya wala siya maalala. At inisip nila na nawalan na ang kanyang pamilya dahil sa bagyo kaya nagkaroon si Miguelito ng galit sa mundo. Habang tumatagal, unti-unti na naaalala ni Miguelito ang kanyang mga alaala. Ilang taon na ang nakalipas pagkatapos ng insidente na iyon. At wala pa rin nakakaalam kung bakit nagkaroon siya ng galit sa mundo dati. Pero ang totoo, nung bagyong Yolanda, dapat ililigtas ng tagapagligtas ang kanyang pamilya. Pero ang kanilang kapitbahay dati ay isang mayaman na mayor at kinailangan ang pamilya ng mayor unahin iligtas. Mula noon ay inakala ni Miguelito na sila ang dahilan ng pagkapano ng kanyang pamilya. Ako si Miguelito at ito ang nangyari sa akin.